Ang tanong po dyan, nagduda ho kaya si Medit na si Dan po ay parang sanay sa mga babae, mga kalingap? Bakit si Dan, hindi ba? Bakit mukha ba akong babaero? Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati po sa inyo ng magandang-magandang araw, magandang gabi sa ang sulok man po tayo ng mundo naroon. Sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po kay Medit at saka po kay Kalingap Dan, na kung saan po sa ngayon, napapansin po natin, nagtitrending po sila. At dito po sa latest vlog ni Kalingap Rab sa kanila, meron po tayong ilang i-highlight. Ano po? Isa na po dyan ay kung papaano po natutulungan kapag ka po naging recipient po ng Team Kalingap. Tapos pangalawa po, ito po yung baka hindi po napansin ng ilan. Mukhang nagdududa po si Medit kay Kalingap Dan dahil magaling po siyang mangusap, mabulaklak na pananalita, parang may konting duda po siya. Patungkol po kaya ito sa babae, mga kalingap, mga katugang natin. So pag-uusapan po natin maya-maya ng konti, pero bago po yun, syempre magpapaalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating Facebook page po, sana naman po, supportan din po natin. Paki-like po yun, paki-follow at saka po pwedeng i-share yung ating mga upload po doon. So maraming salamat po sa inyo. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Vlogs, Robel of Malalag at saka po Jabber Sniper, supportan din po natin yung kanilang YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin yung pinaka-latest vlog po ni Kalingap Rab, kina Medit at saka po kay Kalingap Dan, na kung saan po, meron po tayong gusto makunin po dito na kung saan ay mga highlights para sa atin po. Ano po, unahin po muna natin yung patungkol po sa paglingap siyempre, yung pagtulong, at ito po ay dahil po naging recipient po ng Team Kalingap. Alam naman po natin yung pinanggalingan po ni Medit, mga Kalingap, ano? Nagtitinda po siya ng leche flan po dyan sa Bandang Naga, sa May Plaza. At dahil po sa vlog ni Kalingap Rab, siya po ay sumikat. Kahit pa paano, naging familiar po yung mga viewers natin. Talagang maraming sumuporta po sa kanya. Ang isa po dyan, alam natin, yung isa po sa malaking school po dyan sa Naga, siya po ngayon ay scholar na, mga Kalingap. At marami pong benepisyo o kaya pakinabang na ino-offer po ang school sa kanya, mga katugang, mga Kalingap po natin. Ngayon po, bukod po doon, siyempre po dito sa Team Kalingap, talagang matindi. Kaya sa pagkakataong ito, meron tayong ipapakita po sa inyo dalawang bagay. Yung isa po, meron na pong nag-sponsor para sa kanyang brace, mga katugang. Ibig sabihin, dahil po sa naging familiar po siya, naging sikat, meron po nag-offer ng libre o kaya nag-sponsor para doon sa kanyang brace. Panoorin po muna natin. Kasi po napanood niya yung mga vlogs natin kay Kuya Rab. Tapos yun po, sabi niya parang ang ganda daw po i-brace ng kit ko kasi tapos para daw ma-boost lalo yung confidence ko kasi takip daw po ako ng takip pag So napapanood niya? So nanonood siya? Oo. Dahil doon, binigyan kanya ng braces. Yes. Thank you po sa Sandrino Francia Dental Clinic. Thank you po kasi tinulungan niyo po akong malagyan ng braces para maayos po yung thank you so much po. Sa mga kababayan po natin, iyon po yung patungkol po sa brace. Dahil po yan sa Team Kalingap. Pangalawa, siyempre ho, yung mga konting ayuda po, konting tulong po, nanggagaling po kina Kalingap Rab at saka po sa mga sponsors. Ito po, panoorin po natin. Ito allowance mo, galing kay Kalingap Rab. 5,000 galing kay Kalingap Rab. Thank you, Kuya Rab. And ito, meron pa. Galing naman to kay Tito Randy. Tito Randy, Tita Ana, Team Daddy International Solid Family. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. Ito ay surprise. Uh-oh. Abangan na lang po ninyo kung para saan po yan. And thank you po kay Tita Ana, Tito Randy. Thank you po. And Team Daddy International Solid Family. Thank you po. Thank you so much. Ganun mga kababayan po natin. Ang ganda po, ano? So malaking tulong po yan. Dahil sa Team Kalingap, si Medit po talaga ay natutulungan. Kaya maraming salamat po sa Team Kalingap, sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang, ni Kalingap Rab, at saka po nung kanya-kanyang kasamahan, mga Lingap partners, mga sponsors, mga viewers na talagang sumusuporta sa mga vlog po ni Kalingap Rab, lalong-lalo na po dito po sa kanya mga Kalingap Angels. At alam naman po natin sa ngayon, si Medit po ay part na po ng Kalingap Angels, batch 2 po siya. So ibig sabihin, meron talaga naghihintay na magandang kinabukasan si Medit po dito. O kaya sabihin natin, binipisyo. Dahil nga po siya ay isa sa mga napili
para maging miyembro po ng Kalingap Angels Bats 2. Ngayon punta naman po muna natin yung patungkol naman po sa medyo pakilig. Unahin po muna natin yung binanggit po nila na meant to be, ano? Ito pa doon rin po natin. Twinning tayo ah. Naka-jeans black. Bakit ganyan na outfit mo? Galing po ako ng school. Ah, galing ang school? Yes po. Tapos diretso na po ako dito kaya hindi na po ako nag-uniform. Kasi half day lang naman. Ah, talaga magtitinda ka na. Iba talaga pag meant to be, no? Di na natin kailangan sabihin pa sa isa't isa kung ano yung mga, ano, dapat nating suot. Kasi kusa na lang. Kaya ang nararamdaman kaya natin. Joke lang. Ano po bang nararamdaman mo? Masaya ako. Ikaw masaya ka rin. O diba, meant to be talaga. Yan po. Pareho po sila masaya. Diyan po sa sitwasyon, yung pagkikita po nila, kapag nag-uusap po sila, ramdam natin na talagang masaya po sila. Tapos bukod po dyan, isingit po natin yung ginagawa po ni Kalingap Dan na kapag po sila nagkikita, pinapakyaw na po yung paninda para magkaroon po siya ng time para sila po ay mag-ausap, mag-date kahit pa paano mga katugang. Panoorin po natin. E di biling ko na lang ulit lahat yan. Sure. Para makuha ko ulit yung oras mo. Okay lang? Sure. Bilhin natin. Oo naman, bakit hindi? Para maano naman, masulit natin yung araw ko dito sa Naga. Diba? Tagal mo rin nag-diet, diba? Ngayon, nasa Naga ulit tayo para itour mo ulit ako. Sige. Saan tayo pupunta? Saan mo gusto? Ikaw nakakaalam na ito eh. Ah, ako ba? Sige. Saan mo? Pwede sa Dan, may maganda ditong nature. Parang ang ganda ng ambience niya. Sa may Eco Park, San Felipe, ang ganda-ganda dito. Sige ba? Tara. Hindi ko pa napupuntahan yan. So, tara. Bakit? Bayad muna. Wala kang tiwala. Ilang beses ko naman binibili yung tinda mo. Sinisingin mo agad ako. Safety first. Mamaya na kasi baka umuwi ka pag binayaran na kita. Ay, grabe. Naniniguro lang din. Naniniguro lang din ako. Saan mo mga Kalingap, ano? Good vibes po doon. Medyo ang dating po ay parang duda si Medit. Kailan bayad muna siyempre, ano? So maganda po yung mga Kalingap. Pero hindi ibig sabihin ho, pinag-iisipan po ni Medit si Kalingap dan sa mga ganung bagay. So part po yun ng ano, ng pagbablog. Yung pagiging close po nila, kumbaga nakakapaglambing na po sila sa bawat isa. Tama kayo. Kaya nga po nabanggit ni Medit parang ano, kung paano raw ba mapapasalamatan po si Dan, mga Kalingap. So then lagi na lang po ikaw yung tumutulong sa akin. Paano ko po yun mapapalitan? Paano po kita, saan way po kita matutulungan? Hindi mo naman kailangan bumawi kasi part ko naman yun bilang isa din sa mga Kalingap na tumulong, lalo na sa'yo. Kaya hindi ko naman hinihingian ng kapalit yung mga binibigay ko sa yung tulong. Makasama na lang kita, okay na yun? Yun na yung ano, pambawi mo sa mga binibigay na tulong sa'yo ng, ano, ng Kalingap. Pero mga Kalingap, so dahil po dyan, nag-date po yung dalawa. Meron po silang pinuntahan dyan po sa Bantang Naga. Parang park po yun. Kahit meron ako naisip, dito natin masusubukan kung talagang tinadhana tayo. Doon ka sa kabilang entrance, tapos bigyan natin ng oras na dapat magtagpo tayo. Saan tayo magtatagpo? Basta magkikita tayo, magsasalubong tayo. So pag nakita tayo ng hindi pa ubos ng oras, ibig sabihin, meant to be. Pero kung hindi, bahala na. Kaya dapat magkita tayo sa loob ng isang minuto. Medita! Ta! Para magtatagpo tayo agad. Kaya nga eh. Grabe. Hindi na, ay! Hindi na tayo papahirapan ng tadhana, Medit. Kaso di ba ito yung daan? Pwede naman dito. Nagtagpo agad tayo. Parang wala pang 30 seconds yun. Ang bilis. Grabe ang tadhana. Hindi na tayo pinahirapan. So, anong ibig sabihin nun si Dan? Ikaw na mag-isip ko ano ibig sabihin nun. Basta, hindi na tayo nahirapan sa isa't isa. Napanood po natin. Yung parang sa maze, ano? So, medyo maganda rin po yung ginawa po nila. At parang ang dating po ay papunta po dun sa parang sila na nga, ano? So, maganda po yon. Pero hindi po yun ang gusto ko pong i-highlight, mga Kalingap. Ang gusto ko pong i-highlight sa ngayon, yung ano po, yung parang duda po si ano si Medit. Sa tingin ko po kasi, nahalata niya po na si Dan po ay magaling mangusap. Kumbaga, yung pananalita niya po ay parang mabulaklak. Panoorin po muna natin. Ganda dito. Sabayan mo pa nung kasama ko. Maganda. Masarap kasama. Talaga mag-i-enjoy talaga ako sa mga ganitong trip. Ano
Andiyan na naman, Sir Dan, yung mga mabubulaklak mong salita. Bakit? Kinikilig ka? Kinikilig ka ba o nauumay ka na? Hindi naman. Parang malapit na, pero... Malapit na ano? Mauumay o kiligin? Parang ano nga, Sir Dan, eh. Parang sobrang sanay ka na talaga, ano? Siguro ang dami mo nang pinaiyak. Sanay saan? Yan sa mga mabubulaklak mong salita. Ay, grabe ka naman. Hindi, ah. Ano lang kasi ako eh, parang ini-express ko lang yung mga nalaramdaman ko. Parang direct to the point. Wow. Hindi na ako paligoy-ligoy pa. Kaya yun, parang nasasabi ko lang talaga yung nalaramdaman ko. Ganun lang. Hindi naman ibig sabihin na ganito ako sa iba't ibang ano, babae. Grabe ka naman. Bakit si Danny, di ba? Bakit? Mukha ba akong babaero? Hindi naman. Diba? Ang bait mo nga tignan yun. So, kung ano yung nakikita mo, yun din naman yun, ako. Yun yung dapat ko paniwala. Kung ano yung nakikita mo. Kaya mga kababayan po natin, ang tanong po dyan, nagduda ho kaya si Medit na si Dan po ay parang sanay sa mga babae, mga kalingap? Ano po sa pakiramdam po natin? Po, pwede po nating i-comment po sa baba. Pero para sa akin po, ay hindi naman tayo nagtataka. Kasi nga po, halata naman po talaga na magaling makipag-usap po si Dan. Mula pa po nung day one hanggang ngayon, talagang ramdam natin kung paano po kagaling makipag-usap po si Dan. Yung tipong ano, wala man lang ka-stress-stress, normal lang po yung mga sinasabi niya at saka tuloy-tuloy. At buti na nga lang po, si Medit naman po ay medyo magaling din pong sumagot. Kaya yung nagiging usapan po nila, masarap panoorin. Kumbaga, parang hindi na po putol, walang natutulala, tuloy-tuloy po yung usapan nila. Kaya sabi nga po nung ilan sa mga viewers, meron daw pong chemistry. Ano mga katugang? Pero nung po sa binanggit po ni Medit mga kalingap, ano po kaya sa palagay talaga natin? Nagdududa ba si Medit? May konti kayong idea siya? Yung tungkol po sa parang pagkikipagrelasyon din po ni Dan sa ibang babae, mga kalingap. Yun pong abangan po natin siguro sa mga susunod na episode kung sakasakaling mapag-usapan po uli yun. Ano mga katugang natin? So abangan po natin yan. Ngayon, meron pa po tayong isa. Pinakalast na po ito. Ito naman po ay patungkol kay Medit. Dahil sa kabila po ng mga pagtulong, kahit pa paano kung tutuusin, dapat pwede na siya magpahinga ng konti. Ano? Pero nakita po natin dito, talagang patuloy po yung kanyang pagtitinda. So ibig sabihin ho, kahit may mga tumutulong sa kanya, yung kanyang lifestyle, hindi ho nababago. Yung pagiging masipag po nila, nandoon pa rin po. Kaya masabi natin, kahanga-hanga rin po yung kababayan po nating si Medit, mga kalinga. Saka ano din po, Sir Dan, nung mga nakaraan po kasi, pagbalik ko galing dae, tuloy-tuloy din po ulit yung pagtitinda. Kasi syempre po, wala pong ibang magtitinda. Kaya nga, nakapagod din yung ginagawa mo. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala, magpapaalam po muna tayo. Yan na lang po muna siguro ang ating episode po sa ngayon. Pero siyempre po, gaya ng dati, i-shoutout po muna natin ang mga sumusunod. So sila po yung ating mga supporters, live po natin, na minsan po nagpapakulay po talaga sila. So maraming salamat po sa inyo. Tapos gusto ko rin pong pasalamatan yung COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors sa inyong pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Val Santos Batubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sa ating mga followers, supporters, subscribers sa YouTube channel, followers naman sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads. Masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna, kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!